level. My aesthetic. Hey mga kaalay, good morning! Andito na po kami ngayon sa Visayas State University at nakasakay po ako sa isang multicab para makarating sa school na to. Medyo malayo-layo po kasi ito sa syudad, kaya kailangan ng 30 minutes siguro approximately para makarating ka sa university. So kailangan maaga ka dapat. Kagaya niyan, parang mga ano to, mga alas 7 siguro. At dito nga pala po kami humihinto sa main gate ng university. Hey mga kaalay, welcome back to my YouTube channel. This is Mel. At ngayon po ay may bago na naman po akong video na alay po sa inyo. So, sa video na to mga kaalay, ito po, naglalakad po ako. Hindi ko na po na video kanina yung pagbibiyahe namin kasi sobrang sikip po sa loob ng multicab. Papunta na po ako sa Oval ngayon kasi doon po kami mag-meet up para sa campus tour namin. So, let's go. At pagdating ko nga po dito sa Oval mga kaalay ay pinalinya mo na kami para makapagpirma ng attendance bago po nagsimula yung campus tour official. So yan po mga babae na nasa harap namin ay yung mga tour guide po namin. Sila po ay currently second year BSHM student rin. At ito nga rin po pala yung mga kabatchmate ko na nakikisama sa vlog. At ito pong tinuturo ni ate ay yung Dahlia Ladies Dormitory mga kaalay. At ito naman pong isa is yung lumang balay alumni. Ang ibig sabihin po ng balay dito sa amin is bahay mga kaalay. My aesthetic. At sa bandang to naman po mga kaalay is andito po yung parang mini water station nila. Yung tinatawag nilang baki dito sa amin. Maiinom naman po yung tubig na nandyan, hindi naman siya literal na palaka. At ito rin po yung bagong balay alumni na pwedeng stayhan ng mga nakagraduate na sa VSU if ever wala kang ibang mastayhan. At ito naman pong mga maliliit na bahay-bahay na andito is tinatawag po nilang cottages. Medyo makaluma na yung style niya mga kaalay kasi matagal na po tong school na to eh. At ngayon po ay palabas na po kami sa lower campus. At yung next destination naman po namin is yung upper campus. At yan naman pong tinuturo ni ate mga kaalay is parang garden yun ng mga agrib students. Marami raw po silang mga tanim dyan. At ito nga rin po pala ang nakakapagpayunik sa university na to kasi kailangan mo po talagang maglakad kahit saan ka papunta kapag nasa loob ka ng campus. Wala po kasing sasakyan na basta-bastang makakapasok sa loob ng campus kapag walang lisensya, kaya dapat lakad ka talaga. At wala rin pong pampasaherong sasakyan na pwedeng pumasok sa campus. At yan naman po ang VSU Lower Waiting Shed. At pagtawid mo ay mapupunta ka na directly sa upper campus. At ayan po ang waiting shed. Tapos, ito naman po yung main gate. So, andito po nakatatak yung name na Visayas State University. At saka yung mga sculpture sa school. So, welcome to VSU po mga kaalay! Ito nga po palang tanawin na to yung una mong makikita pagpasok mo sa upper campus. At dahil nga po wala kaming service na tour bus, eto, naglalakad kaming lahat.
So ito na po yung tinatawag na Eco Park ng VSU. Itong Eco Park na to is marami pong mga native trees na nakatanim dito na puro malalaki na. Isa ito sa nakapagbibigay ng magandang ambience sa lugar at saka preskong hangin na rin. Itong magandang building na to, mga kaalay, is ang College of Education or Co-Ed Department. Yan naman pong isa, mga kaalay, is yung Paul Sai Department. May mini museum nga po pala sila dyan, mga kaalay, at sabi ni ate, pwede daw kami bumisita anytime. At ngayon po, mga kaalay, para sa exciting na part is papunta na po kami ngayon sa building namin. At kung nakikita niyo po yung daanan namin is mataas. So yun na po ang sinasabi ko na malayo talaga yung building namin sa main gate. So ilang lakad ang gagawin mo bago ka makarating sa building namin. So nakita niyo po yung kalsada na yan. Hindi po yan pwedeng daanan ng tao. Mga motor lang po yan tsaka mga sasakyan. Tan-tadadan! At ngayon po, andito na po tayo sa nakakamatay na hagdanan. So, kailangan po muna natin tong akyatin bago pa man tayo makarating sa building namin. Dito po, medyo humina na po yung mga lakad namin kasi nangangalay na po yung mga paa namin. So, bago po kami makarating sa department namin is pinuntahan po muna namin tong D-Labs or Department of Liberal Arts and Behavioral Sciences. Or in short is D-Labs po, mga kaalay. O, ayan ha, ang building na nagsabi, hindi ka daw labs, kaya huwag ka nang umasa, okay? Uy, ibang joke na yan, Wildilin. So, base po sa sinabi ni ate, yung tour guide namin is may chance na minsan is mapupunta dito yung klase namin kasi katabi lang naman to ng building namin na DTHM. So nakikita nyo yan, sobrang taas. May fourth floor pa daw yan kung hindi ako nagkakamali. Ito naman pong tinuturo ni ate is yung auditorium ng D-Labs. Lahat naman po siguro pwedeng gumamit dito. At ito naman po yung office of the faculty and staff ng department na to. So ito po, lakad na naman po kami. Pero bago pa man po kami makarating sa building namin is andito yung isa sa mga sikat na tourist spot dito sa VSU. At ito po yung admin building. So sikat po siya kasi andito po yung sculpture na Search for the Truth. Si Malakas po at si Maganda. So andyan po sila. So may dalawang daanan nga po pala para makarating ka dito. Yung hagdanan na mataas tsaka itong kalsada naman na pataas. Dito po sa left side, mga kaalay, is andito po yung USO office. Dito daw po kukuha ng mga clearance if ever may mga kailangan ka. So pwede lang dumiretso dito. Madali lang naman tong puntahan, mga kaalay, kasi nasa baba lang po ng building namin. So walang problema. So itong hagdanan po na to, mga kaalay, is hagdanan na po papunta sa building namin. Kung nakikita niyo po yung green na yan, dyan na po nakalagay yung pangalan ng building namin. Dito po sa VSU, mga kaalay, yung hospitality management at yung tourism management po is naka-fuse po, mga kaalay. Noon, hindi pa po ganito yung arrangement nila. Yung pangalan po ng department namin noon is DHRTM po. So, ibig sabihin po noon is Department of Hotel, Restaurant, and Tourism Management. Pero ngayon is pinalitan na po nila kaya naging DTHM na. So, ngayon po is tinutour po kami ni ate sa mga rooms na possible na doon kami magkakandak ng classes.
At saka andito rin po kami sa kitchen area kung saan kami maglalaboratory pagdating ng second sem. At andito na rin po yung locker rooms. So dito po is seryoso kaming nakikinig kasi sinasabihan po kami kung ano ang dapat naming ihanda at kung ano yung dapat naming gawin bago may pumasok sa klase at ano yung mga requirements nila para sa mga students na kagaya namin. So base lang rin po yun sa experience nila yung tinuturo nila sa amin. Dahil second year sila si ate na nagtuturo sa amin, so may experience na sila. So sila yung ginawang tour guide. Wala rin naman po kaming problema sa kanila kasi mga mababait po sila. So sa part po na to mga kaalay is andito po kami sa bandang likod ng building namin. At ito po yung mga parang mga tindahan na ginawa daw po nila noon. Dahil dyan daw po sila nagtitinda ng mga products nila at ginagawa po nila yung business. So, required din po yun sa subject kaya kailangan mag-participate. At ito naman pong green na part is ito na yung kadugtong sa building namin, bali yung baba. So kapag dadaan ka sa main entrance sa baba, una mo makikita itong DTHM office at may front office pa sila. So pwede kang mag-inquire kung may mga katanungan ka, pwede kang pumunta dito. At ngayon po is palabas na po kami ng department namin. Then off to the next destination na naman po kami. At hindi namin alam kung saan kami dadalhin sa sunod. So nakita nyo na, diba? Ang daming mga paakyat na scenes. Charot. Nung pagdating po namin dito mga kaalays, nagandahan po talaga ako sa view. At nadagdagan pa po nung nakita ko itong kambing na to. Ang cute kasi. Andito na nga po pala kami ngayon sa College of Veterinary Medicine. Yung mga, you know, mga leisure na mga course na kung saan ay gusto nila yung mga hayop. So dito po sila banda. Pati po itong building na to, itong mataas na to. Pati itong hagdanan na to is sakop pa rin po to sa College of Veterinary Medicine. Kita niyo yung mukha na yan. Pagod yan pero nambablog pa rin yan. Itong left side po na tinuturo ni ate is sinabi niya na pwede ka daw dumaan dito at lulusot ka sa gilid ng admin building. Itong malaking building na to, katabi ng mga kakahuyan, is ito po yung Department of Forestry. O diba, kahoy everywhere. Kanina pa tayo nakakita ng kahoy sa tour lang. So kung napagod man kami kanina, mas mapapagod kayo sa panonood sa part na to. Kasi as usual, lakad pa rin po kami ng lakad, walang katapusang lakad. At ang worst is, andito kami sa gitna ng kakahuyan, literal. Kita nyo naman po yung paligid, oh. Alam mo, na-imagine ko yung sarili ko kapag naglalakad ako dito mag-isa tapos gabi. Hindi ko talaga alam anong gagawin ko. Kaya kung ikaw, nagdo-dorm ka dito banda, siguraduhin mong uuwi ka nang hindi pa mag-aalas 5 kasi delikado. At ito na nga po, napansin ko medyo basa yung dinadaanan namin kaya binidyohan ko na rin para makita nyo. So pagkarating namin sa lugar na to is parang na-imagine ko yung daan papunta sa Maasin. Sobrang ganitong ganito talaga. Ito naman pong tinuturo nila is yung Sampaguita Dormitory. So medyo creepy po siya tingnan kasi napapalayo siya sa ibang mga building. Tsaka nasa gilid rin po ng palayan. Or I mean nasa gitna ng kakahuyan, di ba?
Eh, kung ikaw ang tatanungin ko, magdo-dorm ka ba dito? Kaya mo ba? So at last, andito na po kami sa VSU Upper Gymnasium. So ang ganda po ng view dito. At ito po, may isang nakikisingit. Hi guys daw po. At dahil po sa pagod, napagdesisyonan po naming magpahinga muna. Kaya umupo po muna kami dito. After how many minutes po is tinuloy na po namin yung tour. At tinuro na po dito ni ate yung IHK building. Hindi ko alam kung anong meaning nito. Pero sinabi niya na kung gusto ra po namin ng mga PE uniform is pwede po kami dito lalapit. At sa part na to, yes, andito po ako sa terminal kasi pa-uwi na ako. Tapos na po yung araw, di ba? Ang dali lang. Whole day po kami doon sa VSU, pero at last ngayon tapos na. At makakapag-relax na pagdating sa bahay. So ito nga po pala yung madadaanan namin mga kaalay. Papunta doon sa VSU at saka pabalik dito sa Baybay City proper. So yan po yung daanan namin araw-araw.